I'ma put in work like a champion. Even at my worst, I'm a champion. Welcome back mga Lodin, welcome back to my channel, Kuya Reven Vlog. Ang tagal na po nating hindi nagkita-kita sa video. So ginawa ko po itong video na to kasi special na naman yung ating gagawin. At hulaan nyo po kung para kay Nino. So ito po ay pangatlo na dish na gagawin natin sa ating idol na si Kuya PK. Or yung tinatawag nating pambansang kolokoy na si Kuya Joel Mondina. At syempre, kasama dyan yung pinaka-cute na anak niya na si Juju. So yan po, gagawa po tayo ng special dish for today. Kung kayo po ay napadaan sa ating channel at kung nasulyapan nyo po, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe dito sa ating channel. At kung nagustuhan nyo po yung itong video na to, pakishare na lang po sa inyong mga kaibigan, pamilya, at kung ano-ano pa po. So, umpisa na po natin yung pagluluto natin. So, umpisa natin sa ating mga ingredients. So, ito na po yung ating ingredients. So, ito na nga po mga Lodi. Lahat ng nakikita nyo po dyan sa ating lamesa, yan po ang gagamitin nating mga ingredients. So, siguro naman alam nyo na tong soda na to. Then, ito po ang gamit ko instead na yung red wine. So, wala po akong red wine. Ito lang po ang meron available. So, ito po yung gagamitin ko. Pwede po kayong gumamit ng Sprite or 7-Up na soda. Yung may lemon lime. So, ito po ay lemon lime soda po yan. At gagamit tayo ng vinegar, soy sauce, mga Lodi. Asukal na pula o brown sugar. Yung dried na fried garlic. Pang design lang natin to mga Lodi mamaya. Boiled egg. Ito po ay beef cube. Beef cube po ito. Isang ganito. Isang cube ang gagamitin natin mga Lodi. Leeks. Ito po ay leeks. Gagamit tayo ng ating magi-magic sarap. Cloves. Hindi ko po alam kung ano sa Tagalog itong cloves na to. Pero yan po yung itsura niya. At gagamit tayo ng star anise dito. Bawang. Meron tayong orange dito. At meron din tayong singkamas na gagamitin. So kakaiba po itong ating gagawin mga Lodi. So syempre hindi mawawala yung ating patatas. At itong ating pinaka main dish dito, yung pinaka paa ng baka at ribs ng baka. So yan po yung ating gagawin for today. So ito rin po, gagamit tayo ng laurel at yung either or neither whole black pepper o yung buong paminta or yung durog na paminta, pwede nyo pong gamitin mga Lodi. So yan po lahat ng ating mga ingredients for today. So yan po yung gagamitin natin. So umpisa na natin magluto mga Lodi. So yan mga Lodi, matapos nating hugasang mabuti yung ating mga meat. So ilalagay na po natin dito isa-isa yung ibang ingredients para po sa pampalasa ng ating meat. So, uumpisa na po natin sa ating orange. So, binalatan ko lang po yung orange natin at hiniwa-hiwa ko lang po ng ganyan at ito pong ating leeks. So, yan po yung una natin ilalagay. At yung pwede po kayong gumamit ng red wine or ganitong klaseng mga alak po. So ito po, nilalagyan natin tong ating meat ng alak para mas mabilis siyang lumambot yung ating mga meat. At kung makikita nyo po sa mga professional chef, ginagamitan po nila ng red wine yung ating mga steak. Kasi medyo pag-prinito nyo yun sa butter, medyo matigas po yun. So ito po yung nagpapakip
moist dun sa ating mga meat, yung red wine or yung mga wine na kinagamit. Susunod na po natin dyan mga lodi, lagyan na natin yan ng siyempre ng suka, ng vinegar. At pagkatapos ng vinegar, then yung ating toyo or soy sauce. Ilagay na rin natin yung ating laurel or bay leaf. Siyempre, hindi rin mawawala yung ating pamintang buo or whole black pepper. Pwede rin po kayong gumamit yung durog na paminta or yung ground. Ilagay na rin po natin yung ating beef cube. So isang ganito po ang ilalagay ko. At yung ating lime soda. So pwede po kayong gumamit ng Sprite, 7-Up, kung ano pa pong mga lime soda na meron kayo. So ito po yung gagamitin nating pantubig dito. At papapakuluan natin tong ating meat dito sa ating ating pot na gagamitin. Yung sa pang pressure cooker po ito mga lodi. At ilagay na rin natin yung ating sibuyas at yung bawang. Yung bawang po, hinati ko lang po yan sa gitna. At ganyan na po. So, lagay na po natin yan. At yung ating star anise, mga lodi. So, kuha lang tayo dito ng mga at least tatlo or dalawang piraso dahil malasa na po yan. So malalaki po. So dalawa lang po yung ilalagay ko. At yung ating cloves, yung whole cloves ko. So hindi ko po alam kung anong tawag nito sa Tagalog. So kayo na po mag-find out. So yan po. Malagyan lang natin ng konti. Kung para may idea po kayo, alam ko ito yung ginagamit din sa beef pares dyan sa Pilipinas eh. So ayan po yung itsura niya. Parang tangkay lang siya ng kung ano. So ganyan po. Pero mabango siya. Maamoy niya lang po, mabango siya. Siyempre, lalagyan na rin natin yan ng konting brown sugar muna. Ayan muna yung ating lalagay. At siyempre hahaluin natin yan mabuti para magtalo-halo yung ating nilagay. Para pag pinakuluan to, malasang malasa siya. Ganyan lang po. At lagay na natin ito sa pressure cooker para makaluto na tayo mga lodi. So ito na nga mga lodi, lalagay na natin dito yung ating baka sa pressure cooker at pakukuluan natin ito ng 1 hour and a half po. Make sure po yung singawan ng ating pressure nakasara po para mas mabilis lumambot ang ating baka. So yun lang po mga lodi at hintayin natin to ng 1 hour and 30 minutes. So yun na nga mga lodi, tapos na yung 1 hour and 30 minutes na paghihintay. So pasisingawin po muna natin tong ating pressure cooker bago natin buksan. So mag-ingat po kayo mga lodi, gumamit po kayo ng
mga gloves or anumang pang protection bago nyo pumuksan yan. Ito na mga lodi, humig po na yung ating pressure dito, yung usok. So, pwede na po natin itong tignan. Nakikita nyo, maluwag na po. So, kapag ito po ay hindi ready, hindi nyo po itong ma-open. Ganito po itong pressure cooker na to. So, naka-safe po siya. So, once na mainit pa to, hindi nyo po mabubuksan yung lid niya o yung takip niya. So, kaya kailangan nyo pong i-release yung usok dito sa loob. Ayan po, nakikita nyo, maluwag na po siya. So, tignan na po natin ang ating ginawa. Yun, no? Ayan, nakikita nyo po ang ating mga karni. Siyempre, checkin natin yung mga lobby. Makikita nyo po mga lodi yan. Ayan. Isa yung ating lips. Buka tayo dito. Subukan natin. Ayan. Magpo-fall off na po yan. Makikita nyo po mga lodi. Ating lips. Matatanggal na po sa buto mga lodi. So ganyan lang po yung ating gagawin dito mga lodi. Oh. Siyempre, yung iba pang ingredients, lulutuin po natin yan. So, hintay-hintay lang po mga lodi. So, yan na po ang ating karne. So, malambot na po. Ayan ang ating mga ribs din. Oh. Talagang makikita niya po na kapag kinuha niyo itong buto na to, malalaglag na yung ating karne. So, magdadaan-daan na lang po tayo dyan sa pagkuha mamaya. Sasalin po natin ito sa isang pot ulit dahil gagawin natin yung pinaka-sauce nito, yung pinaka-main sauce ng ating baka. So, dyan lang po kayo at gawin na po natin yung pinaka-main sauce. Tuturo ko na po sa inyo. Yan na nga mga lodi, nagpainit na ako dito ng ating paggagawa ng sauce. So, yung ating pot. Then, lalagyan lang natin ito ng konting mantika. At syempre, mag-iisa tayo ng bawang dito. Ang gagawin dito po ay minced garlic. So, yan po. So, magbubukas na naman ako ng extra pan at lalakasan ko na lang po yung boses ko para marinig ninyo. So, ganyan lang po yung ating gagawin dito at mamaya-maya lang ilalagay na natin yung ating soda dito, yung ating Coke or yung Pepsi. So, pwede po alin po dyan sa dalawa. So, ganyan lang po yung ating gagawin dito. Nakita nyo, nagbabrown na siya. So, pwede na po natin ilagay yung ating soda. So, Pepsi lang po ang aking available. So, yan po yung aking ilalagay dito. Ito po ay pang glaze po ito mamaya. Ganyan lang po ang aking ilagay. At haluin lang natin ito ng mabuti para hindi siya dumikit. So, gagawin nyo po dito, ilalakasan nyo po yung apoy hanggang sa magiging parang sugary siya na style. So, magiging malapot din po ito ng kaunti. At syempre, pagkatapos po nun, kukuha po tayo dun ng sabaw, yung kanina pong pinagpakuluan natin sa pressure cooker. Ilalagay din po natin yun dito. Then, titimplahan po din natin yan.
So, ganyan lang po yung ating gagawin dito, mga lodi. So, hintayin natin itong gumulo at magkaroon ng medyo malapot-lapot na sabaw. So, naka-high heat po tayo, mga lodi. So, ilalagay ko na rin po dito yung ating magic sarap. Lagyan na natin ito, mga lodi. So, konti lang po yung nilagay kong soda dahil kukuha tayo ng sabaw dun mamaya. Lagay nyo na rin po dyan yung ating patatas, yung potato, para lumambot. So, mamaya na natin lalagay itong singkamas. Dahil ito muna po yung ating palalambutin. So, ganyan lang po, mga lodi. At hindi na po natin talalagyan ng sibuyas dahil dun sa ating pinagpakuluan, meron na po yun. So, ito, hihintayin din natin itong lumambot yung ating patatas. Hintayin lang tayo, mga lodi, at checkin natin ito mamaya-maya. So yan, mga lodi, medyo natutuyo na yung ating nilagay na soda. At checkin po natin itong ating patatas na lugay, yung malambot na. Then, kapag malambot na po ito at hindi pa ito nagiging medyo malapot yung ating sauce dito, iseset aside po natin itong ating patatas. So, susubukan po natin. So, medyo malambot-lambot na siya. So, pwede na po natin itong iset aside yung ating patatas, mga lodi. Para hindi siya masyadong lumambot. Kaya po, hindi natin ito sinalo dun sa ating pressure cooker dahil matutunaw po yung ating patatas kapag nilagay po natin doon. So, iseset aside lang po natin itong ating patatas muna, mga lodi. At hihintayin natin yung sauce natin na medyo maging malapot-lapot pa po ng konti. Saan natin ilalagay yung ating ibang ingredients. Yan na po, nakikita nyo, patuyo na. Dadagdagan po natin to ng konti pang mantika, mga lodi. So, parang mag-glaze siya, makikita ninyo. Ayun o. So, nakikita nyo po, parang nagiging glaze siya. Diba? So, ganyan lang po yung ating gagawin. At lalagyan po natin ito ng leek. Kasi yung nilagay natin doon sa ating pressure cooker, natunaw na sa inyo. So, dagdag na po natin itong leek. At yung ating itlog na nilaga para magkaroon po siya ng lasa. So, hinahanap po natin yung apoy dito. So, yung ating ilalagay po natin sa medium heat para hindi po siya kaagad matuyo. Ganyan lang po yung ating gagawin, mga lodi. Haluin lang natin at lagyan natin ng lasa yung ating nilagang itlog. So, nalaga ko na po ito kanina. Pagkatapos po yan, mga lodi, dadagdagan na natin ito ng ating pinagpakuluan kung sa ating baka. So yan. At idagdag na natin sa sabaw ng ating pinagpakuluan.
yung ating heat dyan kapag tapos natin ilagay yung ating pinagpakuluan ng baka. So dyan lang po kayo mga lodi. So ito na nga mga lodi, ilalagay na natin dito yung sauce na pinagpakuluan natin kanina dun sa ating baka. Ganyan lang po karami yung ating ilalagay dyan. At titimplahan po natin yan mamaya-maya lang mga lodi. So hintayin natin muna siyang pulong-pulo. Then titimplahan natin yung iba pang seasoning. So yan na nga mga lodi. Kumukulo na siya. So ilalagay na natin dyan yung ating sink amas mga lodi. Tatanggalin natin yung ating boiled egg. So, ilalagay natin po sa ating presentation pero nasa tray po kasi bibigay natin po kay ating idol pambansang Kulokoy na si Kuya Joe. Set aside lang po natin mga lodi yung ating yung boiled egg. At ito po, lutuin muna natin to. Nilalagyan po po siya ng singkamas dahil po para mag-balance yung tamis niya, yung asim saka yung alat. So ganyan lang po yung ating gagawin dito mga lodi. Lodi, dagdagan na natin ito ng soy sauce. At mamaya-maya lang titikman natin ito. Dahil na ito ay adobong baka pero sa style ko po na pag-aadobo. So nakita nyo po, nilagyan ko naman po ito ng star anis. Whole cloves na tinatawag. So mag-iiba po talaga ang lasa nito. Kung gagawin nyo po ito, expected nyo na po na hindi talaga ito yung adobong adobo. Pero meron din po siyang suka at toyo. Instead na lemon or yung calamansi ang nilagay ko dito. Ang nilagay ko po dito ay yung orange. At itong ating singkamas. So, tikman na po natin ito. Malodi. Pag okay na po itong ating sabaw, ilalagay na po natin dito yung karne. Cheers! So ayos na siya, ayos na. So medyo matamis na maasim ng konti at maalat. So okay na po siya. Tama-tama lang. So inaano natin yung apoy dito or yung ating heat. Lagay natin sa medyo low. Hindi naman masyadong low, at least nasa pagitan ng low and medium. Pinagay na natin yung ating mga karne. Baka, yung ribs. Malinis po yung kamay natin, parati tayo naghuhugas mga lodi. So dito ko lang naman po sa buto hinahawakan.
natin dito yung pinaka-baka. So, dagdag na natin muna pala yung ating patatas, mga lodi, so para maluto siya. So, since na konti lang ating sauce dito, kukuha ulit tayo ng sauce dun sa ating pinagpakuluan. Dagdagan lang po natin to, mga lodi. At titikman natin mamaya din. Baka mabago yung lasa niya. Ilalim natin itong ating patatas para maluto. Malambot na po yung ating patatas, mga lodi, pero syempre kailangan pa natin ilutuin po din natin ng konti pa. And saka natin nalagay yung ating karne. So, sobrang lambot na po ng ating karne, mga lodi. Siguro mamaya ako na ilalagay dahil crowded. So, palambutan muna natin tong ating patatas, mga lodi. Then, i-set aside natin to at ilalagay natin yung, saka natin ilalagay yung ating karne na pata. So, ito yung ating beef ribs. So, malambot na po siya. Ang matatanggal na siya. So, mamaya-maya lang. Siguro, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna itong ating beef ribs. Baka masyado na siyang sobrang lambot, mga lodi. Okay pa naman. So, yan. So, okay pa naman, mga lodi. So, palambutan lang natin itong ating konti pa. Ng ating patatas, then tanggalin na natin ito lahat at ilagay naman natin yung ating pata. Okay, saglit lang to, mga lodi. So, gagawin ko, ilalakasan na natin yung ating heat. So, yan. So, yan na nga po, mga lodi. Inalis ko na yung ating ribs kasi baka masobra ng lambot at magkahulog-hulog na yung mga buto-buto na ito sa sobrang lambot, mga lodi. So, ito, check na natin uli yung ating potato o yung patatas. So, nasa na ba yung patatas? Kasi meron tayong nilagay na yung ating singkamas. Ayan. So, medyo matigas-tigas pa, so pakuluan pa natin, mga lodi. So, once na lumambot na itong ating patatas, mga lodi, okay na po yan. So, ito na nga, mga lodi, checkin natin yung ating patatas. So, yun, okay na siya, nabiyak na. So, ilagay na natin yung ating pata. So, sobrang lambot po ng ating pata. Kaya, dadahan-dahanin lang natin to. So, makikita nyo, mga lodi, yan yung ating pata. So, sobrang lambot niya. So, ilalagay natin yan dito para magkaroon ng lasang asin at alat. Parang adobo. Sobrang lambot. Sobrang lambot niyo. Ngayon, sobrang lambot ng liti. Parang jelly. Ayun, napupulgad. Magay na natin ito. Ito na
natin sa aming buto. Ayan na nga mga lodi. So mamaya maya lang, ilalagay ko na to sa ating tray dahil dadalhin na natin to kay Idol PK. Saglit na lang po ito mga lodi. So lagyan na rin natin ng konting paminta pa. So gagamit po ako ng durog na paminta. Ayusin na natin doon. Lulugas na yung ating ano, baka. Ayan, ayos na yan mga lodi. So, iayos na natin sa ating tray. At ilagay na natin to. Ano nga mga lodi, naganda na ako ng tray at ayusin natin to dito. So kahit pa paano, kahit na nasa tray siya, maayos pa rin. So nagsuot na po ako ng gloves dahil sa sobrang lambot ng ating karne. So kailangan hawakan ko mabuti. So ilagay na natin yung ating mga ribs. Yun. So isa-isahin na po natin yan dito. Mainit mga lodi. So yan ang ating mga ating ribs. Siyempre ilalagay na natin dyan yung ating dito, ilagay natin dito yung ating pata. Yan na mga lodi, na ilagay ko na dito dahil mainit pa yung ating pata. So ang ating tanggalin na. So, ang lambot po ng ating pata mga lodi. Ang nagiging ano siya, jelly. Siyempre, ilalagay na natin yung ating itlog. So, kung saan man siya mapuesto. Dahil adobo po ito. Adobong baka. At ilagay na natin yung ating mga patatas and yung ating singkamas. Dito na lang sa gilid para makita yung ating karne. So ganyan na lang po muna yung gagawin ko mga lodi dahil mag-overcrowded. Hindi magandang tignan dito sa ating presentation. So ito po, nalagay ko na rin po yung ating orange. And ito ay adobo na may orange instead na kalamansi or lime. Ayos na mga lodi. At
may kulang pa po pala dyan ang aking hindi makukompleto yung ating adobo na beef kung wala nito. Lagyan din natin yan ng konting chicharon. So wala po ito sa ating ingredients na pinakita, pero nilagyan ko na rin po ng ating dito na sa gilid chicharon. So yan, so pang style lang po yan mga lodi. So pero baka po yan, ito baboy. So yan na po ang ating adobong baka. So ang last na ilalagay po natin dyan yung ating itong dried garlic. So buburan na po natin yan mga lodi. Ayun, ayos na. So yan na po ang ating tinatawag na adobong baka, pero original recipe ko po ng paggawa ng adobong baka yan. So tingnan nyo po ang ating pata, chicharon, yung boiled egg, yung ating patatas, and yung singkamas, at yung orange. So yan na mga lodi. So bahala na po si Idol PK sa ating lasa dyan, at si ating Baby Juju. Sila na po ang bahalang mag-judge ng ating ginawa. So maya-maya lang po magkikita na po kami, dahil i-deliver ko po ito sa kanila. Kita-kita tayo mga lodi.